Muling itinanggi ni Senator Christopher Bongo ang umano'y ugnayan niya kay dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Si Lau ay kasama ngayon sa iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Richard Gordon kaugnay ng umano'y kaduda-dudang paggamit ng COVID-19 funds. Sa sesyon sa Senado kahapon, tinudigsa dinigo si Gordon dahil sa tila pambubuli umano nito sa pagdinig at ang pilit umanong pag-uugnay sa kanya kay Lau. Sobrang unfair naman po, para lang sumikat ka. Ikaw lang nag-iimbestiga at nagtatanong, ikaw pa ang sasagot at huhusga. Tapos magagalit ka pag hindi ayon sa gusto mo ang sagot. Tapos ngayon, nandadamay ka pa ng kapwa mo, Senador. Dinepensahan din ni Go na dating Special Assistant to the President ang pag-question sa pagiging malapit niya sa Pangulo. Ang karapatan mo na questionin ang pagiging malapit ko sa Pangulo. Nangako ako sa Pangulo, hindi ko siya iwanan habang buhay. At amin na lang yun. Dahil mahal ko ang Pangulo. As long as walang conflict po sa trabaho na ginagampanan ko bilang senador, wala kang karapatang questionin nito at wala kang pakialam. Nakahanda naman anya si Go na humarap sa imbestigasyon. Kaugnay ito sa sinabi ni Gordon na suportado ng ilang senador ang posibleng pag-imbestiga kay Go sa Senate Ethics Committee dahil sa posibleng ugnayan nito at impluwensya sa pagkakatalaga kay Lau. Wala po akong tinatago. Wala po akong kinakatakutan. Mas mabuting malaman ng tao ang katotohanan para matapos na rin po ang haka-haka mula dyan kay Lau na yan. Sagot naman ni Gordon, parte ito ng pagtatangkang i-distract ang komite sa ginagawa nitong investigasyon. Nasaan napunta ang limpak-limpak na bilyon na pera? Yan lang ang tinatanong. Kaya kung mainit, nainitan kayo dahil hindi maipaliwanag. At pag sinususian ninyo kami, lalo kaming magbubukas pilit dahil para bang iniiwas nyo kami, nilalansin nyo kami. Ito, tangkang maglansi na naman ito. Gate ni Gordon, kung hindi kayang sumagot ng Pangulo, hindi umano nito dapat pagbalingan ang personal na pag-atake at paninira sa mga institusyon. Sa susunod na linggo, itutuloy ang ika-apat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa issue. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.